Welcome back again sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please don't forget to subscribe and pakiclick na lang ng bell button para mas updated ka pa sa ating maraming video. Isang exciting na araw na naman sa ating lahat mga kamamshie dahil isang ideya o pamamaraan na makakatipid na naman tayo ang ating matutunan sa araw na ito. Dahil gagawa ko ng swimwear ng aking mga anak using old clothes lamang. Hope you enjoy! Para sa aking pattern ay naghanap ako ng 6 short ng aking anak. At markahan natin ang desired size na gagawin nating short. Kung napapansin ninyo guys ay medyo mataas sa hip, ay sinadya ko talaga yan dahil gusto ko high waist ang short na gagawin ko para sa aking anak. At syempre gugupitin natin ang ating minerkahan. Make sure guys na pantay ang tela na pagkakatupi. Next na naman guys ay sa top na naman tayo. Ayan ang aking pattern. Isang maliit na spaghetti sa kanila. At syempre minarkahan ko na rin sa ating old clothes. Make sure guys na pantay ang ating pagkakafold para pantay din ang ating pagkakat later. Next ay tatahiin natin muna ang short. So ito yung pattern na papel. Ayan, dito natin sila idudugtong. Pagpasensyahan niyo guys yung video na umaalog-alog kasi hindi ko talaga napansin na nakapatong pala yung camera sa table ng sewing machine ko. Ito na po yung halimbawa kunwari na dikit na natin sa taas. Ay next, dito naman natin sa baba pagdudugtungin. So this time guys ay tutupiin naman natin sa hips para malagyan natin ng elastic later. Ayan na guys, short na talaga siya. So ang gagawin natin guys ay tutupiin natin yung edge sa kilikili and sa kabila. Bali dalawa na po ito na top. So yan po yung gagawin natin papunta sa taas and also sa kabila and down here. Tupiin natin yan siya. So this is dalawang top na po ito. So yan guys, nakalimutan ko palang mag-video ng short. So hindi po pala elastic yung ginamit ko. Gumawa po ako ng tali na terno po sa tops nila. So ayan guys, back na tayo sa top. So ayan na yung in-explain ko kanina na tinupi natin sa gilid. So ayan mga momshie, pwede po natin ito kamayin dahil ginawa ko na po ito noon and success din po. So pwede po natin tahiin ng gamit ang ating mga kamay. So ayan, hindi ko na po tinupi sa pinakadulo sa baba dahil babalutin natin ng floral na tela na isang old clothes din para mas pambata din tingnan. So ayan momshie, hinati ko muna sa gitna para pantay at also tinansya ko na lang din ho para pantay ho left and right na magiging tali nito. So ayan, tiniklop ko na para maganda na siya tingnan at tatahiin ulit hanggang sa dulo. So ayan momshie, gumawa ako ng ruffles para maging design dyan sa leeg. Ayan.
So, ayan, momshie, kung paano natin binalot doon sa ibaba ay ganun din na pagbalot ang gagamitin natin sa may liig na part. Pwede po kayo mag-comment dyan sa baba para naman malaman ko kung ano yung gusto ninyong gawan ko naman ng video sa susunod. Thank you po, momshie! So this time, momshie, gumawa ako ng sasabitan ng tali para mag-X sila sa likod. So hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero ayan, is papakita ko sa inyo later. So ito na yung sinasabi ko, momshie, ayan, para mag-X yan sila sa likod. So ito na yung tapos nating ginawa. Thank you so much. Hope you enjoy.